Hi mga ka-vlogs, sa episode na to ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba kayo makakuha ng affidavit at notary na libre. Yes, walang bayad mga ka-vlogs. Kaya kung interesado ka sa video na to, panoorin mo hanggang sa dulo. Yes mga ka-vlogs, welcome back to my YouTube channel para sa ating mga subscribers and sa mga hindi naman nakasubscribe pa sa aking YouTube channel, welcome and click the subscribe button kung gusto nyo mga ka-vlogs. So bago ako magsimula mga ka-vlogs, para sa mga gustong mag-support sa ating YouTube channel, ayan, i-click nyo na po ang ating super thanks button na nasa baba. And para naman sa mga gustong mag-join sa aking YouTube channel as member mga ka-vlogs, ayan, available na po ang ating membership na button, click nyo lang po ang join button na nasa baba. Maraming salamat. So ito na nga mga ka-vlogs, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kayo makakuha ng libreng affidavit and libreng pagpanotarize ng inyong mga dokumento na base sa aking experience mga ka-vlogs. So narito na mga ka-vlogs ang ating mga simpleng requirements. Unang-una dyan mga ka-vlogs ay para makalibre tayo, ayan, ino-offer po ng Public Attorney's Office or PAO ang ganitong libreng serbisyo. So, number one na requirements ay lumapit tayo, pumunta tayo sa Public Attorney's Office na nasa Hall of Justice dyan sa inyong city or municipality or kung saan ang pinakamalapit na opisina ng Public Attorney's Office sa inyong lugar. And bago kayo pumunta doon mga ka-vlogs, at kung kayo ay pupunta doon, ayan, make sure na nagdala kayo ng at least 2 valid ID. So, government issued ID, gaya ng SSS, Pag-IBIG PhilHealth, driver's license, passport, mga PRC license, mga government issued ID mga ka-vlogs. Ayan, magdala kayo ng dalawang kopya niyan mga ka-vlogs and mag-photocopy kayo back to back. And then, ay kailangan yung pirmahan ng 3 pirma, each photocopy ng ID. So, 3 pirma yan mga ka-vlogs. Pangalawang requirement, kailangan yung mag-submit ng affidavit of laws na format. So, ang gagawin kasi doon sa Public Attorney's Office mga ka-vlogs ay inunotorize na lang ng abogado. So, kayo mismo ang magdala niyan ng format ng affidavit of laws. Anyway mga ka-vlogs, napakaraming sample na mapagpipilian nyo na andyan sa inyong Google. So, mag-search lamang kayo ng sample of affidavit of laws. So, sa Google yan, i-search nyo mga ka-vlogs, mamili kayo. And then, kung may napili na kayo, i-edit nyo lamang mga ka-vlogs. Of course, i-edit nyo ang pangalan, pizza ng pagkawala, ayan, saan nawala, ayan. So, i-edit nyo lang mga ka-vlogs ang mga impormasyon na nakasaad, base na din sa inyong nawalang dokumento. And kung meron ka nang na-print nga na sample ng affidavit of laws, ay dalhin mo na ito doon sa Hall of Justice and then pumila lamang kayo and meron siyang staff na magtatak and then magpo-forward ng inyong affidavit of laws and then kasama na yung 2 copy ng inyong photocopy ng valid ID and then antayin nyo na lang na tawagin kayo mga ka-vlogs para ma-release ang inyong notarized na affidavit or notarized na dokumento. So, ganun lang kasimple mga ka-vlogs. Dalawa lang ang requirements paano tayo makakuha ng libreng affidavit and notary. So, una dyan, recap tayo, ay kinakailangan ng 2 valid government issued ID, photocopy po yan, and yung affidavit of laws na format na nakaprint siya mga ka-vlogs para ma-notarize na siya. So, sana'y naging gamay ang video na to para sa ating mga ka-vlogs dyan na hindi na gumastos kasi mga ka-vlogs, kung pupunta tayo ng mga private na law office, ayan, magbabayad po tayo ng 150 to 200 pesos sa ating notary and sa ating affidavit na na kailangan. So, mas maiging lumapit tayo sa ating Public Attorney's Office
na andyan sa inyong lugar kasi libre lamang po ang serbisyo dyan, mga ka-vlog. So, ang gagastusin nyo na lang ay ang pagpuputokopy, which is 8 pesos ng inyong valid ID, and pag-print, of course, ng inyong affidavit of loss format. Sana'y naging gabay ang video na to, and sana'y natulungan kayo, mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, inaanyayahan kitang i-click mo na ang subscribe button na nasa baba, and huwag kaligtaang i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para naman updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. I-like mo rin yung video na to, mga ka-vlogs. Meron ka pang mga katanungan, ayan, i-comment mo na sa ating comment section and nasa baba. Maraming salamat. Muli po, ito si Daniel Timbawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!